loves, welcome back to my channel. So, pag-usapan natin itong lotion na ito kasi paulit-ulit ko na siyang ginagamit, medyo matagal na. Every now and then, bumibili pa rin talaga ako. Ito. Yes, ito yung Nivea Extra White Serum Night Nourish Lotion. Serum type siya, so lighter yung kanyang consistency, ganyan. Kung natatandaan yung gumawa ako noon ng tungkol din sa Nivea Serum Lotion, yung color pink, pang umaga kasi yon, ito yung pang gabi. So, pwede mo siyang pag-partnerin. Pang umaga yon, then ito yung gagamitin mo sa gabi. Pwede, pwede naman na hindi. Kung, depende sa budget nyo, syempre, sa gusto nyo. So, may time na pinagsasama ko sila kung may budget. Pero kahit hindi, may time na bumibili ako ng kung ano man ang pwede ko ang magustuhan kong bilhin sa kanila. Pero mas madalas, sa dalawa, ito ang binibili ko. Okay? So, yan. 200 ml siya. Madalas ko itong binibili sa Watsons. Pwede din naman sa mga ano groceries, katulad ng Walmart, ganon. Saka sa ibang mga drugstores. Pero madalas syempre, kagaya ko, yung ibang girls din, Watsons. 294 ba? Ayan, tama. Nandiyan yung mga details sa likod. And dito sa harap nakalagay, 3 times, ano siya, active. And then my Q10, which is good for anti-aging, para hindi maging sagi agad yung skin mo, ganun. And may vitamin C and vitamin E din. Nakalagay din dito na, ano din siya, yan o, 50 times ang vitamin C. So, supposedly, malakas siyang makaglow ng skin, which is good. And ang mga nagustuhan ko sa product na ito, unang-una, well, mabilis siyang mag-absorb sa skin kasi nga serum, kagaya din nung yung pang-day serum nila. Mabilis mag-absorb, hindi malagkit. I'm sorry. Inuunahan ako ng mga manok. Ayan, tumigil sila. So, mabilis mag-absorb sa skin. And, mabango. Yun yung pangalawa. Mabango siya. Type ko. Habib din lang din naman siya sa amoy nung pang-umaga nito. And, syempre, yung mga inclusion niya, kagaya ng vitamin C, vitamin E, and yung Q10, makakatulong kasi talaga yun to nourish your skin. Lalo na, kapag natutulog ka, mas alam ko nag-activate yung skin natin. To be honest with you guys, mas papipiliin, kung papipiliin nyo lang ako, halimbawa, isa lang yung bibilihin ko, itong, ito, or yung pang umaga, yung pink. Ako personally, mas gusto ko to. Although, okay naman sa akin yung isa, for me, mas nag-work ito. Hindi ko alam kung bakit, but for me, feeling ko lang, mas nag-work siya kasi, kapag ginagamit ko to, usually, matutulog na ako. So, hindi siya mainit sa pakiramdam. Yung, alam mo yung serum. And, ang pinaka nagustuhan ko dito, nakikita ko yung effect, lalo na yung brightening effect. Kasi, doon sa color pink nito, yung pang umaga, okay siya, meron namang effect. Pero, siguro dahil sa umaga, marami kasi akong ginagawa. Maghuhugas ng pinggan, o kung maglalaba ka. Tapos, lalo na ngayon, panay ang hugas mo ng kamay, hugas ng kamay. Hanggang dito, ang paghugas ko, hindi lang talaga kamay eh. Tapos, pag nanggaling ka sa labas, maya't maya kailangan maghugas ng paa. Diba nga? Kasi may pandemic pa rin tayo. So, hindi ko masyadong nakikita yung effect sa umaga. Lalo na kung papawisan ka, mapupunas lang din kasi. Samantalang kapag gabi, lalo na kung mag-aircon ako, nakikita ko yung effect kasi babad na babad sa skin ko. Yun yung ibig kong sabihin. Dahil mas babay siya sa skin, hindi ko na kailangan magbasa, maligo. Kasi nga, matutulog na ako, hindi na ako naghuhugas uli ng kamay. Siguro, dahil doon, mas nakikita ko yung effect. Kaya, pag tinocompare ko siya, pag tinatanong ako, halimbawa, isa lang yung bibilihin mo, ano mas paborito mo? For me, mas gusto ko itong panggabi kasi mas nakikita ko yung whitening and brightening effect, lalo na sa umaga. Lalo na kapag mga 1 month ko nang ginagamit, ng sunod-sunod, kumpara doon sa isa. Although, okay naman yun, ang nagustuhan ko naman doon may SPF para sa umaga. And syempre, hindi rin malagkit at hindi mainit sa katawan. Pero, sinasabi ko lang dito na pareho naman silang okay. Ito lang yung paborito ko. Kung may isa lang akong choice, ito yung pipiliin ko for me. And also, hindi ako dito nagkakaroon ng mga irritation. Talagang wala. Ang gaan lang niya sa balat. Kaya matagal na akong gumagamit nito. Kasi, pag mainit yung panahon, mas madali siyang gamitin kumpara sa mga, alam mo yung mga mabibigat na lotion. Okay yun kapag sobrang lamig. Yung mga mabibigat kasing lotion, like yung mga body butter, mga ganun. Okay siya kung, okay mga lotion talaga. Basta okay siya kung malamig yung panahon or may aircon, or kung nasa winter ka. Pero kapag nandito ka sa Pilipinas, ang lagkit kasi, ayaw mo naman siguro pabayaan yung sarili mo. Gusto mo pa rin ma-moisturize. So, suggest ko yung mga serum. And kung trip nyo lang naman, di try nyo to. And this is not a sponsored. Ito lang talaga yung medyo mga ilang taon ko na kasing ginagamit, lalo na kapag mainit yung panahon. Bet ko talaga to. Okay, so yan. So ano ba yung mga hindi ko masyadong nagustuhan dito? To be honest, wala eh. Wala ko masyadong masabi hindi ko nagustuhan dito. Ay, may dadagdag pala ako sa nagustuhan ko. Sa nagustuhan ko. Ito, ang part na to, yung lalagyan niya, di ba? Hindi siya mahirap.
ubusin yung laman. So, kapag kasi ubus na or talagang ano, yung gusto mong simutin, pwede. Guntingin mo lang to, oh, cut mo lang to, masisimot mo lahat. Wala talagang sayang dito sa lalagyan na to. So, balik tayo dun sa hindi ko nagustuhan. I think ang hindi ko lang masyadong nagustuhan dito ay yung price, kasi 200 ml, 294 nagmahal siya. Compared noon, hindi ko na maalala yung exact price ito noon, pero parang nagmahal to eh, ng konti. Pero other than that, hindi naman masyadong problema, lalo na kung ikaw lang ang gagamit. Saka guys, minsan kasi depende naman yan sa paggamit nyo. Paano ba kayo maglagay ng lotion? Kung ikaw lang naman ang gagamit, matagal mo yan mauubos. Ayan. Okay? Dapat kailangan may serial number siya dito. Kapag wala, ay baka fake yan. Ngayon sa Q10, yung Q10, hindi ko naman masasabing as in firm na firm yung skin ko. I mean, nag-firm talaga. Kasi hindi pa naman talaga sad yung skin ko. So, mahirap ma-determine sa akin kung nag-firm ba. Pero, yung dito sa part na to sa likod, oh, para mag-firm siya. Lalo na kung haluan niyo yung mga, kasi ako ha, personally, yung mga Q10 product or mga anti-aging product sa katawan. Ang ginagawa ko kasi niyan, hindi ako nag-re-rely sa application lang. Sinasabayan ko yan ng exercise. Kahit mga simpleng exercise sa bahay, para ma-firm yung skin mo, kasi muscle yun eh, para mag-firm yung skin mo. So, kung umasa din sa product lang, sabayan mo ng exercise, kasi kapag nag-gain ka ng muscle, napapansin ko, lalo na sa legs, nag-firm yung legs mo, and parang nawawala yung cellulite mo, kasi napapansin ko yan, nababanat kasi. Kaya yan, nagkakaroon ng cellulite, diba pag tayo tumatanda, nawawalan tayo ng volume, ganun talaga kasama sa buhay yan. Napapansin nyo, kapag nag-workout kayo, nababanat, nagiging ka muscle, ay nag-firm uli, nag-perky yung mga gusto nyo, nakikita nyo uli yung curves. Nagkakaroon ng curves kasi nag-gain ka ng muscle. So, ang technique ko dyan, kung gusto nyo mag-firm yung skin nyo, huwag nyo laging iasa lang din sa application. Sabayan nyo rin ng exercise. Na, hindi naman kailangan sobrang ano, ha, matinding exercise, baka naman kung ano nang gawin nyo. Magsimula kayo sa simple lang. Ako din hindi ako masyadong nagbubugbog sa workout kasi may asthma ako. Pero although may asthma ako, sinusubukan ko pa rin mag-workout para mas lalong mag-firm yung skin ko. Kung skin ang usapan, hindi lang sa health. At syempre, at the same time, nakakatulong talaga siya sa health. So, yun ang payo ko. Yung mga gusto ng mga pang-perform ng skin, ulitin ko uli yung mga anti-aging, huwag nyo iasa doon lang. Kasi minsan, may kinalaman siya sa lifestyle natin, sa pinapasok natin sa katawan natin, ang ibig sabihin yung mga kinakain natin. So, kapag kayo may mga ganun, sabayan nyo na rin ng exercise. Lalo na sa lower part. Kasi napapansin ko yan, nakakawala din talaga siya ng cellulite. Okay guys, maraming salamat and I'll just see you on my next video. Ingat po tayong lahat and palagi pa rin maghugas ng kamay. Wala lang, share ko lang naman sa inyo ito. Thank you so much for watching. Ingat po. Bye-bye. Close your eyes.